Takot na takot ang Chekwa sa ginagawang joint patrol ng Pilipinas at Amerika. At sa pagkakataong ito, yan ang bibigyan natin ng koro-koro. Panay ang alma ng China sa mga ginagawang joint patrol ng Pilipinas at Amerika. Ganong legal naman ang ginagawa ng ating bansa. Nagpapakita ito na hindi nagugustuhan ng China ang mga joint patrol na ito dahil nakikita nila na banta ito sa kanilang mga plano para kunin ang ating mga baybayin. Sa mata ng international law at sa mata ng ating bansa, ito ay tama at walang illegal na ginagawa ng ating bansa at Amerika. Dahil bago ginawa ang mga joint patrol na yan, ay nagkaroon muna ng mga kasunduan ang ating bansa at Amerika. At ginagawa natin ang mga joint patrol na yan sa loob ng ating exclusive economic zone. Ano ang masama? Ano ang illegal dyan? Kung ginagawa natin ang mga ito pabor sa ating soberanya at pabor sa benepisyo ng ating bansa. Ganong alam naman natin ang maitim na balak ng Chekwa na pagkamkam sa ating mga karagatan upang suluhin ang benepisyo ng ating mga baybayin. Sila ang gumagawa ng kanilang mga istorya para linlangin at iiwas ang mga isyu na dapat natin gawin. Alam natin na mahilig ang Chekwa ng kasinungalingan at hindi marunong sumunod sa diplomasya at hindi rin marunong sumunod sa legalities ng international laws, lalong-lalo na ang legalities sa UNCLOS. Kung kaya't bawat hakbang ng Pilipinas at Amerika, ito ay pawang mali sa mata ng Chekwa. Sinasabi nila na wala raw karapatan ang Amerika na makialam sa problema natin sa West Philippine Sea sa pagitan ng Pilipinas at China. Ngunit hindi pwede yan dahil kailangan natin ng tulong ng Amerika at ginawa natin ito sa legal. Dahil kung wala ang tulong ng Amerika ay kayang-kayang bulihin ng China ang Pilipinas, maging kaya nitong kunin ang mga benepisyo sa West Philippine Sea. Kung babalik na rin kaya natin ang sitwasyon na ang Pilipinas ang mas malakas at China ang mas mahina at binubuli natin ang China, ano kaya ang gagawin ng China? Baka mas masaul pa ang kanilang gagawin sa pag-aalyansa upang sa ganun magawa rin nila ang plano nila sa kanilang mga baybayin. Masyadong naniniwala ang China sa kanilang kapangyarihan at kanilang sarili na kaya nilang linlangin ang ating bansa, maging ang buong bansa, sa kanilang mga kasinungalingan at pagbabaling-baling ng mga isyu. Kung kaya't nung nag-deliver ang bansang Amerika ng napakaraming langis sa ating bansa, na ilan sa mga langis na ito ay gagamitin sa joint exercise ng ating bansa upang maitaas ang military education, defense at offense ng ating bansa. At ilan sa mga gasolinang ito ay gagamitin sa mga exercise nito at mga joint patrol ng ating bansa. Malamang nagngingit-ngit na naman ang China at takot na desidido na ang Amerika at desidido na ang ating bansa na labanan ang Chekwa kung ito ay nagkamali at gumawa ng mga military illegal action sa ating mga kasundaluhan. Kung kaya't ang pagpapadala ng Amerika ng bulto-bultong langis sa ating bansa ay maaaring magdala ito ng benepisyo para makuha natin ang langis sa West Philippine Sea, maging ang pagpapatayo ng istruktura sa Ayuin Shoal. Dahil alam natin at alam din ng China kung wala ang tulong ng Amerika ay mahirap nating isagawa na kunin ang benepisyo sa West Philippine Sea. Kung kaya't kinakailangan natin ang tulong ng Amerika at hito na nga nagpadala sila ng bulto-bultong langis para magamit ito sa mga langis ng barko ng Amerika.
Inaasahan ng ating bansa na magkakaroon tayo ng tuloy-tuloy na joint patrol sa pagitan ng Amerika at Pilipinas at mga military exercise. Kaakibat niyan ay unti-unti na mag-isasabay at gagawin ang mga planong pagkuha ng langis sa Red Banks at pagpapatayo ng mga military permanent structure sa ating mga baybayin. Kung kaya't ito ang pilit na sinasawaltan ng China at iiwas ang mga issue, baka sakaling magbago ang plano ng Amerika at plano ng ating bansa. Ngunit malabo yan, anumang gawing pagbabaling ng China sa mga issue at pagbabaluktot ng mga informasyon na ang ginagawa ng ating bansa at Amerika ay pawang mga mali. Ngunit ang mga opinion na yan, ang mga ideya na yan ay para lamang sa mata ng chikwa. Dahil ni kailanman hindi tayo gumagawa, hindi tayo humahakbang na hindi naaayon sa batas ng international at hindi naaayon sa benepisyo ng ating soberanya. Kung kaya't sa mga hakbangin ng ating bansa at pagtulong ng Amerika sa atin ng tuloy-tuloy ay nakikita natin ang takot sa mata at sa bibig ng mga Chekwa sa mga pagbabaling nito ng mga isyo at pagsasabi na illegal at mali ang mga ginagawa natin dahil nag-uudyok ito ng mas mataas na tensyon. Ngunit alam natin na ito ang dapat nating gawin dahil legal, dahil ito ang itinakda ng international law. Sila ang dapat manahimik. Nagpapakita lamang na ang kanilang sinasabi ay punong-puno ng takot dahil malapit na nating makuha ang biyaya ng gasolina at may patayo ang mga istruktura sa ating mga baybayin. Inaasahan ng ating bansa na sa taong ito ay maraming mangyayaring magaganda sa West Philippine Sea pabor sa Pilipinas. Dahil dumating na ang tulong, nagkaroon na ng pagpupundo, maging ang ilan sa ating mga hinihintay na barko, armas, at military technology and equipment ay inaasahang darating ang ilang mga kagamitan sa ating bansa na kung saan sobrang makakatulong ito para maisagawa natin ang ating mga plano sa ating mga baybay ng mas wagas at mas mataas ang potensyal na magawa natin ito ng lubusan. Kung kaya't para sa mga Chekwa ang mga hakbangin ng Pilipinas at Amerikano, maging ito ay joint patrol sa dagat at sa himpapawid at pagpapaunlad ng military educations ng ating bansa ay isang mali at hindi dapat gawin. Ngunit para sa ilan, ito ay nagpapakita ng takot sa mga Chekwa. Dahil anong masama kung tayo ay magkakaroon ng mga joint patrol sa Amerika at pagpapaunlad ng ating military defense and offense? Gayon, alam naman natin na napakalaki ang bantan ng Chekwa sa ating bansa tulad na lamang ng pagpapatayo nila ng military artificial island sa ating mga teritoryo. Kinuha na nila ang ating teritoryo, tinayuan pa ito ng military structure. Sino ba naman tayo para isawalang bahala ang ginawa ng Chekwa na masyadong illegal at masyadong sakim? Kung kaya't nararapat lamang na gawin natin ang alyansa nang sa ganun masabayan natin ang maitim na balak ng Chekwa. Kung kaya't naniniwala kami na mapagtatagumpayan ito ng Pilipinas pabor sa benepisyo ng napakaraming Pilipino. Ito ay pawang kuro-kuro lamang ang iyong lingkod, Mon Cordell, Info TV!